Ano, shorted oh. Shorted talaga siya oh. Daming ilaw. Pag hindi magamitan ng bulb yan, putok yung fuse dyan. Sigurado yan. Welcome to my vlog. For today's video, bali, eto. IMAX na CE18. Hindi Trident. Kasi yung mga nakaraan natin, may nakasulat na Trident. Ito, IMAX lang talaga. Ayun, unang-una sa lahat, shout out, and then maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin, sir, ha? Kalimutan ko tanungin kung taga saan. Galing siya dito, parang galing Fairview, eh. Kalimutan ko itanong, pambihira na yan. Shout out sa inyo, sir, ha? Maraming salamat. Bali, drop off ito. Ito yung karton nyo. Kalimutan ko itanong si sir kung taga saan. Dinala to dito sa akin, ang sabi daw is... Yung channel 1 is umiinit. Tapos yung tinisting namin, wala na. Parang nakaprotect na siya. Kaya ito, nakabukas na. Oh. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo na ganun nga yung issue. Gamit tayo ng bulb muna. Ito. Ayan. On. Ganun, shorted oh. Up. Umiikot yung gimbal natin. Nalobat na naman yung gimbal natin. Bira oh. Ulit. Ayan, may shorted talaga siya, oh. Daming ilaw. Pag hindi magamitan ng bulb yan, putok yung fuse dyan. Sigurado yan. Ito yung mission natin for today's video na sana may fix natin or magawa natin tong unit ni sir. Kasi pinagawa niya dati ito sa may ibang technician noong December lang. Ay, ilang buwan pala nakalipas is nasira ulit. Kung natin simulan ito, siyempre, promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So, kung hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and simply pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ayun, balisin muna natin. Para malaman natin kung alin yung issue, alin ang may sira, dito ba sa may channel A or either channel B or channel 2, isa-isahin natin. Kung natin baklasin is itong channel 1. Ayan. Natin kung sa output yung sira, channel 1, nakabaklas na. Meron pa rin. Sorted pa rin. Yung channel 2. Meron pa rin. Short pa rin, no? Ibig sabihin, bukod pala sa may board, kasi sabi ni sir, nung una daw, ito, umiinit daw ito. Itong channel 1 na to. Kahit walang nakaload, is umiinit. Yung typical na sira ng mga CECE ngayon. Kaso, problema na tuluyan na. Tapos, ito, natanggal natin yung channel 1, channel 2. May shorted pa rin. Ayun, ito, dito. Silipin natin ito dito sa may diode. Ano, parang lumubo. Lumubo yung PCB, baka sa init yan. So, ngayon, para malaman natin kung ang sira is transformer or dito sa may diode, kalasin natin ito. Kalasin natin ito. Yan, nakabaklas na. Yung naiwan na lang dyan is yung mga mababang voltahe na lang. Ayun, switch natin. Oh, yan, nag-normal. Ayun, nag-normal siya. Ibig sabihin, baka may problema rito sa diode. Sama ito. Ay, yung biak po. Wala. Ito, kita ko. Plus light pa tayo. Plus light. Ayan, biyak yung diode. Zoom natin. Makita ba? Ayan, biyak po. Ayan, biyak. Biyak yung diode. Sira yung diode. Kaya, short. Kapag hindi ka gumamit ng bulb, automatic. Magpan yan. Puputok yung fuse dyan. Mali, babaklasin ko muna ito. Focus muna tayo dito sa may power supply. Dito. Tanggalin ko muna ito and then palitan natin or troubleshoot muna natin yung power supply niya bago tayo magpunta sa may main board. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang yung supply. Baklas ko na yung board. Pansin ko lang, oh, yung kapasitor niya matangkad, ha. Itong na 63 volts na 22,000, oh. 22,000 ang kalagay, ha. Tapos 63 volts. Tapos matangkad. Pero sobrang gaan. Parang sobrang gaan. Parang kwan siya katulad sa may Tucson Ra na
Hindi ko lang sigurado kung ano yung kapasitor na tusundra na binakpas ko. Parang gaan. Oh. 3, 4, 8, 12 rin, pero basta ang gaan talaga niya. Masasabihin nyo, naninira ako guys. Ha? Hindi ha. Paano nila papansin ko, ano nakikita ko, sasabihin at sasabihin ko talaga yan. Ayan, bali, dito na tayo. Ito. Oh, sibak yung linya. Oh. Sibak tong linya. Tapos, biyak yung diode. Yan, biyak ko. Oh. Yan, palitan natin itong diode. Sana isa lang. Tingin ko buo naman itong isa. Tapos, tingnan mo yung nginang niya. Oh. Parang hindi mo lang nahinang ng mayos. Oh. Masyado naman nila tinipid yung tingga. Mira talaga. Oh. Oh. Akala mo nga kanina, hindi nahinang. Eh. Hindi na talaga, Kwan. Hindi na talaga nila hininang na mayos. Ayan. So, ayan, papalitan ko lang muna itong diode. Tatanggalin ko muna ito. Palitan natin. Naibalik ko na yung power supply. Ayan, pati yung mga kablihin, naibalik ko na. Tignan natin, baka may mga kaligtaan. Tapos, ito lang muna yung kinabit natin. Yung papuntang galing transformer, papuntang diode. Tapos, yung board natin, is hindi ko muna ikakabit ito. Ayan. So, ngayon, tingnan natin kung may shorted pa or wala na. Ayan, nakaplug na yan dun sa may series valve. Try natin. Normal na. Yan, normal na siya. Okay na yung power supply natin. Ngayon, next step na gagawin natin ay ito ulit. Alamin natin ulit kung alin yung pinaka may problema. Kasi sabi ni sir, itong channel A. O di, isa-isahin natin and then sukatan natin kung ano yung pinaka issue talaga niya. Kung bakit umiinit daw ito. And then, bakit nasira itong power supply. Okay, stay tuned ulit kayo. Naibalik ko na yung power supply and then yung kable nakabalik na rin. Tingnan natin kung alin yung may problema pa. Ito ba talaga or dito? Tingnan natin. May shorted, oh. Sabihin, may problema pa. Ngayon, para malaman natin kung saan pa may problema, either dito or dito, tanggalin natin ulit pa isa-isa. Kaya siguro nasira yung diode dyan, bumalik. O, hindi ko lang alam yung pinaka-exact na nangyari rito. Ito, tanggalin muna natin siya. Channel A muna tayo mag backlash ito. Yan, kinalas ko na ito. Tingnan natin kung ano mangyari. O, lalabas sa tawas. O, yan, nag-normal. O, nag-normal siya. Sabihin, ito, may problema rito. Masama ito, may tama yung output. May problema rito. Ito ay normal. Pipix bias pa rin natin ito eh. Pipix bias ko ito. Para hindi na magka-problema ulit. Sa ngayon, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko lang ito. Ito, troubleshoot natin ito. Kung bakit siya merong shorted. Ito, nabaklas ko na yung board ng channel 1. Discard ni rito para malaman mo kung alin yung may shorted dito na output or may sirang power transistor. Ito, kalasin mo itong 0.33 or mga bloke na resistor. Yan, baklasin mo yan. Yan, huwag mong ibaklas lahat. Ihang mo lang yung kabilang paa para mas madali pagbalik mamaya. Ngayon, ma-check mo na yan pa isa-isa. Check natin ha. Naka-buzzer mode tayo. Yan o.
Ito. Good. 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 Ito, may shorty dito. Ito, short to. Hindiin natin kasi may coating. Good. Good. Mali ito yung... Ito, shorty dito. Ito yung tanda. Yan. Dito. Good. Good. Hindi yata nakita sa camera. Yan, good. Good. Good, halos good dito. Ito. Good. Yan, ganun lang pag-discarte, pag-check. Yan, ito. Good. Good. Oh, ito, shorty din ito. Kapares sila nito ah. Ito, nitong side na to. Dito. Good. Good. Oh, good. Magkapares. Ito. Ito. Tsaka, ito. Baklasin natin ito. Baklasin ko lang ito, guys. Tapos, para malaman natin kung talagang sira ito. Okay, baklasin ko lang muna ito. Ito, nabaklas ko na yung dalawang output. Kapares dito, and then dito. Na-check ko na ito. Shorted talaga. Buzzer mode. Napinggan nyo. Buzzer talaga, oh. Short. Tapos ito. Na-short din. Oh. So, ngayon, shorted dito dalawa. Isang pares. Bali, babalik ko lang muna itong block, eh. Babalik ko itong mga block, eh. And then, mamaya natin dadagdagan ng power transistor yan. Bali, sukatan muna natin ng mga boltahe ito. Pag normal na, eh, pag normal, or wala na ibang shorted, ipipix bias natin ito. Ipipix bias natin, tapos, saka, magdadagdag ng power transistor. Yan, nabalik ko na yung mga block, eh. Yan, ito lang yung kulang, yung power transistor. Yan, nakabalik na yung mga kable din. Para, sukatan muna natin. Kailangan mapanormal muna natin yung bias niya bago ibalik yung output. Ito. Normal. Kaso, nagpiplik-plik. Oh. Malamang abnormal yung bias dito. Sukat tayo, ha. Problema yan pag ganyan. Dito. Problema rito. Try ko muna yung bias niya, yung trimmer na yan. Baka masyadong mataas siguro. Baka maabot na ng mga 0.6. Mainit eh, oh. Mainit agad siya. Berme dito, oh. Ito, hindi gano'ng mainit, oh. Ito, mainit agad, oh. So, ngayon, stay tuned na kayo. Tatanggalin ko lang ito, and then papalitan natin yung trimmer na yan. Same procedure sa mga ginagawa natin ng mga CE series. Minaklas ko na yung trimmer. Yung value ng trimmer is 302. Bali, 3K. Pasensya na sa kamay natin, ha. Baka sabihin nyo, dumi-dumi ng kamay natin. Natural-tural lang yan kasi nagtatrabaho tayo, eh. And 3K. Ang pinalit ko is 2.7. Try muna natin sa may 2.7 or try natin na hindi na magpa-fluctuate yung voltahe. Try natin. Binalik ko na yung board ulit. Pasensya na, balik-balik yung kanatin. Ganun talaga, eh. Nagpangkay, eh. Dagdag-bawas, eh. Yan, 2.7 na nilagay natin. Try natin kung magpa-fluctuate pa. Okay. I-bulb natin. Yan, nag-normal. Pansinin nyo, hindi nagpa-fluctuate yung ilaw. Oh. Medyo maliwanag pa. Siguro mataas yung bias niyan dahil mataas pa yung ilaw, eh. Dito muna tayo. Kasi good to dito, eh. Oh, wala na rin bias dito. May problema rin ito. Wala, oh. Wala rin. Dito, lata natin. Ito, mataas, oh. Nasa 0.6. Pero, nawala yung fluctuate ng kuryente, oh. Babawasan natin.
sa 2.7 nagiging kwan siya, 2.7 nagiging 0.6. Try natin yung toke. Baba natin, diretso natin ng toke. Tingnan natin kung ano mangyari sa toke. Yan, bali ito, pinalitan ko na. 2.2. 2.2 muna. Huwag muna ibaba sa toke. 2.2 muna. Tingnan natin kung ano mangyari sa 2.2. Bababa ba siya? Magiging steady pa rin yung bias. Kapag hindi nagbago yung bias, eh magtutroubleshoot ulit tayo dito sa may preamp niya. Baka may problema pa. Pero pag magbago, lumakas man siya, bumaba is, big sabihin, gumagana yung biasing. Try ko muna, ibalik ko muna. Ganun lang yung procedure guys sa pag-fix bias. Tagdag-bawas lang. Kaya baka sabihin nyo, paulit-ulit yung tirada natin. Okay? Pansinin nyo yung ilaw. Ayun o, bumaba na siya masyado. Alos dim na lang o. Kaysa confirm sa kanina. Ibig sabihin, nagbago yung bias niyan. Ito. O, naging 0.5 siya o. Bumaba. Okay. Naging 0.5 siya. Ngayon, sigurado sa full to. Baba pa natin yan. Under na yan, kaso lang, medyo mainit pa yan. Safe yung init niya, kasi nasa 0.5, medyo maligam-gam or mainit pa yung kwan dyan, yung mga power transistor. Gawin natin, babagsak natin ng mga 0.3. Babaan pa natin yung bias niyan. Binibigyan ko lang kayo ng idea para yun sa mga baguhan pa lang, yung mga ngayon na maka-encounter, eh, iba alam nila yung pag-fix bias, magdagbawas, diba? Taan yung ilaw, halos dim na lang siya, oh. Ito yung channel 2, binaklas ko na rin, and then, na-fix bias ko na rin to. Bali, ang nilagay ko pala, imbis na 1.8, toke muna tayo. Kasi kunting baba lang naman ang kailangan natin eh. Toke, wala akong toke na isakto. Ang meron ako is dalawang 1K. Lagi ko naman ginagawa yan eh. Sisiris ako ng dalawang resistor. Yan, toke, 1K. Yan, same din dito. Yan, kasi nagsubok ako nito, sinubukan ko siya, 1.8, masyadong mababa. Halos na sa 0.25. Kaya tinaas ko ng konti, mga halos na sa 0.3, 0.25 para ganun, para mas maganda. So, ngayon, naka-fix na yung dalawa nating board. Ang gagawin natin is, babalik na lang muna natin ito. And then, try natin sukatan ulit para matapos na yung lang kwintang vlog natin. Ito pala, nadagdagan ko na rin pala ng kwanto. Power transistor. Yan, ito. Yan, tapos ito yung kabila. Yan yung may kiss na yan, o. Yan. Kompleto na rin. So, ngayon, ibabalik ko lang itong dalawang board natin and then sukatan natin ulit. Binalik ko na yung dalawang board. Nakabalik na rin yung, nabalik ko na rin yung mga kable. Yan. Tapos, nalinisan na rin. Malinis na siya. Ibang-iba na siya kaysa kanina. Natin. Ito, nakatungilyo na nga ito, yun. Sigurado naman, siguro, andar na yan. Ngayon, sukatan natin. Yan, nag-relay parehas. Sukat tayo. Dito kanina, wala na rin bias to kanina dito eh. Ito. O yan o, nasa 0.25. Yan. Normal na siya. Dito. Yan, normal na rin o. 0.25. Yan, okay na. Ito guys, disclaimer ha. Yung idea na binibigay ko, tulad yan, 0.25 lang yung akin. Maka mayroong mag-contra dyan, sabihin bakit sobrang baba. Eh, nasa sa inyo naman yan, ang akin, ini-idea lang na binibigay ko. Kung gusto nyo medyo mataas, hindi, tagdagan nyo ng value yung resistor. Kanina, di ba, nasa 2.2, nasa 0.4 siya. Hindi, gawin yung 2.2. Eh, akin kasi mas gusto ko yung ganong bias, yung nasa 0.25, 0.3 lang, para hindi ganun ka init ito, yung output natin. Mas safe siya. Kaya nasa sa inyo niyan, kung gusto nyo tasan, hindi tasan nyo. Kung gusto nyo bawasan, hindi bawasan nyo. Yung akin, ideal lang talaga binibigay ko. So, ngayon, lalagay lang ako ng speaker. Then, subukan natin kung may audio na para magkaalaman na. Actually, eto, nagkapit na ako ng dalawang speaker. Tapos, sa stereo mode tayo. Kahit alin dyan, basta dalawa. Ayun. On natin. Wala na yung protect. Ito yung audio source natin, yung cellphone natin. Full volume natin. Ayun. Ah, buta na, may problema yung volume. Oh. Oh. Ah, may problema yung control.
Channel 2. Ayun, ito ah, parehas. May problema yung control, oh. So ngayon guys, bali, palitan ko lang muna itong control. Hanap muna ako, medyo iba pa yung control nyo, mahaba. Bahala na, diskartihan natin. Baklas ko na yung dalawang control. Ito yun, oh. Saan ba yung isa? Ito, 10K. 10K na half moon. Nasakto, yung pamalit natin is half moon din. Yung meron tayo. Yan, ito bago to 10K, ha. Yun, babalik ko lang ito. Tapos, diretso pwesto na ulit. And then, duty test naman ulit tayo. So, naibalik na natin yung front panel. Napalitan natin yung control. Ito yung luma na pinampalitan natin. Yan, ito yun. Bago yung binalik natin. Binalik natin yung plastic na cover niya. Yan. Ngayon. Oh. Nakato 20 na tayo, ha. Ay, nakato 20, no. Para matapos na yung walang kwintang vlog natin. Yan, bago na yung control. Ayan, naka-play na yung audio source natin. Ito yung channel 1. O, ayan, no? Swabe na yung tunog nyo. Ito natin. Ayan. Mahina lang to kasi walang processor, eh. Tapos, ito naman yung channel 2. Ano, okay na. Okay na yung dalawang channel. Ano? Ah, baka makapirate tayo. So ngayon guys, hanggang dito na lang yung walang kwintang vlog natin. Okay na, gumagana na lang normal. Ayun, recap muna natin yung mga pinagagawa natin. Una, ayan, binalta natin yung diode sa may power supply. Naging okay na. Tapos dito, merong shorted ulit yung channel 1. Sira yung isang pares na transistor. Yan, pinalitan natin yan. Naging okay. Tapos, nag-fix bias tayo. Na-fix bias na yan. Ayan yung pinix bias natin. Hindi ko natin anggal yan. Yan na yan. Tapos, yung uling step na ginawa natin is nagpalit tayo ng volume control kasi may audio na siya. Pero kapag inalaw mo is wala-wala. Sa larin is ito lang. Dalawang control. So, yun. Sir from view. Bandang Fairview. Okay na yung iMix na CE18 mo. Bali, back to normal na. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Always on Laguna 24/7. Sa mga gusto magpapa-repair, along sa Uyo, Quezon City. Yung number 41, Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pag-subscribe, like, share, and siyempre pakit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace at in love.